Kaya dito sabi ko nga sa parte na yan ay ma babaw na po siya kasi tinatambakan po yan ng buhangin. And then yung panibagong buhangin po na dumating, ayan po sa barge na kulay green. So hindi po siya, hindi po ito ano ha, hindi ito dolomite sand kasi gray po yung kulay niya. Good morning, ayan, at ito yung update natin. Sabi ko nga, ngayon ay February 15. Ikot ko lang po kayo dito, no? So yung mga barko na yan na nandyan sa may medyo malaot, no? Kita nyo po yan. So may ginagawa pa si Jan. Napapunta na din po tayo dyan sa laot na kung saan ay may malawak na buhangin na po dyan. And then, ayan, nakikita nyo po yan, mga trash boom po yan. Pangharang po yan sa mga basura. So mainit, summer na po dito sa Pinas. Ito yung, ay, tumalo ng isda. Ito yung view ngayong umaga. At syempre kasama pa rin po natin sa araw-araw ang ating mga warriors na walang sawang maglinis. Sanib puwersa pagtambak ang basura na nagagawin dito sa Baywo. Ang ating Estero Rangers ng DNR, MMDA, DPS Mandaragat, DPWH, at ang ating PDO. Ayan. Sa balat yung init kaya masarap pa lalo na pag dito ka talaga sa tabi yung maririnig mo yung hampas ng alon, yung simoy ng hangin dito na yung ano talaga nakakawala ng stress sa totoo lang. So dito naman tayo ano tayo dito ah kasi naglalatag na nga po sila ng dolomite sand, pinapatag na po nila sa mga viewers natin kung ano kaya no. Ayan yung dolomite sand na yung kahapon na yung geotextile na hinatak nila. So, yung kulay white. So, hanggang 500 meters lang pala itong dolomite sand sa ating mga viewers. Bakit? Wala ba yung maritas? Parating mo lang ba? Naano ako eh. Basta nandito na sila, Yosek, nung pag ano ko. Sakto lang nung pagbaba ko, nandito na sila. Ayan, so... Ito nga po yung geotextile, sabi ko, na white. Ayan. So, yun yung pinaka-sekreto sa ilalim ng dolomite sand. Na kung saan nga po doon sa my phase 2 is... Lalatag na po sila. Pina-flat na nila yung bundok na ano, bundok na dolomite. Ang ating director, andito din po pala, ano. Ayan. Good. Dahil ito yun sila, yung kumukuha ng ating sample ng water. Ayan sila. Wow. Ito yung saktong-sakto mag-ano tayo. Magpasan. Sand betting tayo. Thank you.
good afternoon. So muli, Manila Bay po tayo. Ngayon ay February 15, 2022. At ang oras ngayon ay 12:16 ng tanghali. Ayan, so nasa loob po tayo ng Dolomite Sun dito sa my phase 1. And then, sabi ko nga kanina, no? Kanina umaga, dito tayo. So yung geotextile na white na ilatag na po dito sa my phase 2. Ayan na kung saan po ay i-flat na po yung undok na Dolomite Sun, yung unang dating na Dolomite Sun. So dito sa may kabila naman po sa ating gilid nitong US Embassy, may ginagawa pa din po dyan, hindi pa din po tapos. And then kanina nga po andito ang ating Yosek Jonas Leones. And then ang ating Yosek Juan Miguel Cunha. So andito din po ng DNR. And then antay lang po tayo talaga na magbukas itong Dolomite Sun. Nasagot na po yan ang ating Yosek Jonas Leones. And then yung coliform, may target po talaga na yung pag ano, yung level ng coliform na pagbaba. Ayan, bumababa naman po pero yung target po talaga nila ay wala pa po. Ayan, so sa mga viewers natin na mga nagtatanong kung kailan magbubukas, yun nga po, wala pa po tayo talaga idea. So magantay lang po tayo pag sinabi na po ng ating Secretary Roy Simatu ng DNR na yung phase 1 ay pwede na pong buksan muli. So dito tayo, ikot lang po tayo dito sa may phase 2. Ayan, na kung saan ay yung grazer, no, akala nyo mayon grazer po yan, pero dito sa side din mababaw na po yan dyan. And then may yung buhangin na grazer nandoon sa kabila, yung kulay green na barge andyan po. So hinahakot naman dito sa may kabilang barge yung Isabel 1. And then lapit tayo dito ng panandalian lamang. So dahil ay lunch time, so wala dito sila bossing. Mamaya babalik po yan sila. Ayan, no, so naglalatag na po yung nilalatag na po o papunta na po dito yung Dolomite Sun na yung bagong dating sa may dulo. Ayun, no. So naaninaga na po natin. So mamaya punta po tayo doon para po makita ninyong lahat. Mga baguhan, yes, welcome sa channel ni Ms. Dulay ni Tora Bals. Mahalin niyo po ako ng buong buo. Yun ay hindi galing sa ilong ng Maisingaw, Garros Buwan. So ulitin ko lang po, itong update natin ay February 15, 2022. Maraming salamat po. So tuloy lang po ang update natin ngayon dito sa Manila Bay. Ang daming nakatagong mga basura sa ilalim nitong Dolomite pebbles dito sa may ano, dito sa may phase 2. Ano yan, yung mga plastic. Syempre nasa ilalim na talaga. Eh kahit naman nandito ang ating mga warriors, mahirap naman po magkalkalan talaga, no. Kaya ngayon, lumutang ang mga ano, ang mga halong mga basura. May mga ano-ano pa nga, may mga kahoy-kahoy pa. Oh.